Ang pagdating ng Espiritu, mga dilang apoy, 15 ng Enero. Sa kanila'y may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Gawa Kapitulo 2 Versikulo 3 hanggang 4. Kung sasaliksikin mo ang kasulatan ng may maamo at natuturo ang Espiritu, susuklian sa mayamang sukat ang iyong mga pagsisikap, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. 1 Korinto Kapitulo 2 Versikulo 14. Dapat pag-aralan ang Biblia ng may panalangin. Kailangan tayong manalangin ng katulad ni David. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay sa kautusan mo. Awit Kapitulo 119 Versikulo 18. Walang maaaring magkaroon ng liwanag mula sa salita ng Diyos nang hindi naliliwanagan ng banal na Espiritu. Kung lalagay lamang tayo sa tamang katayuan sa harapan ng Diyos, magniningning ang kanyang liwanag sa atin sa masasaganat malilinaw na sinag. Ito ang karanasan ng mga unang alagad. Sinasabi ng kasulatan na, nang dumating ang araw ng Pentecost, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Bigla ang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagigibs na hanging malakas, at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. Sa kanila'y may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Gawa Kapitulo 2 Versikulo 1 hanggang 4. Gusto ng Diyos na bigyan tayo ng ganun ding pagpapala, kapag hinanap natin ito ng ganun din kasikap. Hindi isinara ng Diyos ang imbaka ng kalangitan pagkatapos na ibuhos ang kanyang Espiritu sa mga unang alagad. Pwede rin nating matanggap ang kabuuan ng kanyang pagpapala. Ang kalangitan ay puno ng kayamanan ng kanyang biyaya, at maaaring ang kininilang lumalapit sa Diyos sa pananampalataya ang lahat niyang ipinangako. Kung wala sa atin ang kanyang kapangyarihan, ito'y dahil sa katamlayang espiritual natin, sa pagpapabaya natin, sa katamaran natin. Lumalabas tayo sa pormalidad at pagiging patay na ito. May malaking gawain na kailangang tapusin para sa panahong ito, at bahagya na nating makita kung ano ang gustong gawin ng Panginoon para sa kanyang bayan. Nagsasalita tayo tungkol sa mensahe ng unang anghel at ng ikalawang anghel, at iniisip natin na mayroon tayong konting pagkaunawa sa mensahe ng ikatlong anghel, ngunit hindi dapat tayo nasisiyahan sa alam na natin sa kasalukuyan. Kahalo ang pananampalataya at pagsisisi, dapat pumailang lang sa Diyos ang ating mga kahilingan, para sa kaunawaan ng mga hiwagang gustong ihayag ng Diyos sa kanyang mga banal.